Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa mga naririto po, dahan-dahan po ang ating pagpasok. Huwag tayo magmamadali at naririnig naman po ako sa labas. Gayun din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita sa ikatlong linggo ng Kwaresma, makikita natin ang kaligtasan at buhay na dala ng ating poong Hesus Nazareno, lalong-lalo na sa mga iyong nangangailangan, lalong-lalo na sa mga lumayo sa Kanya, lalong-lalo na sa mga nakararamdam ng hiya. Dala ng katotohanang nakikita nilang kanilang mga sarili bilang nalilihis, bilang nalalayo, bilang naiiba sa landas na tinatawag tayong tahakin. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin.
Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na may inom ng mga tao. Gayun nga ang ginawa ni Moises at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa dooy nagtatalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyan inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kaniyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kaniyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin, nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano, sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya. At kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." Ginoo, wika ng babae, "Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa sa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito?" Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." Wika ni Jesus, "Wala po akong asawa." Anang babae, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa." Tugon ni Jesus, "Sapagkat lima na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo." Sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikita, nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, "Hali kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus.
Samantalang makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabbi, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam. Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin. At ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, apat na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinug na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang, iba ang naghahasik at iba naman ang aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo hinasik. Magpagal ang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotoong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, Nananampalataya kami ngayon hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala namin siya. Siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ay araw ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga kahilingan at panalangin, araw din ng pamamahinga para sa iba sa atin, at sa lahat, araw ng debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa linggong ito po, sa ating pagpapatuloy na paglalakbay sa panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay, tinatanong muli tayo ng ating Poong Jesus Nazareno, handa ba tayong magbalik loob sa Kanya? Alam niyo po tayong mga Pilipino, at sabi nila, halos daw sa lahat ng mga Asyano, malakas yung pakiramdam ng hiya. Hiya dahil pagminsan may mga pinupuntahan tayo mga tahanan at kaganapan na hindi tayo kabilang o bago sa atin, hindi natin agad tinatanggap yung pagpapa-unlock, no? Papakainin na nga tayo, tatanggi pa tayo. Hindi ho, okay lang ho. O kahit gutom na, okay lang ho. Nanunuyo na ang labi, hindi pa makainom ng tubig, okay pa ho ako. No? Minsan nahihiya tayo kapag nasama tayo sa isang pangkat na wala tayong kakilala. No? Madalas sa atin, nananahimik lang tayo. O kaya hiya dahil siguro may mga bagay na hindi tayo gustong makita at malaman ng ibang tao tungkol sa ating mga sarili. No? May mga nakakausap po ako, no? Kahit may kumpisal na, kahit magsisimba na, nahihiya sa harap ng Diyos. Baka daw siya ay matunaw pagpasok sa simbahan. O kaya nahihiya dahil sa kabila ng kabutihan ng mga kapamilya ng ibang tao ay parabang hindi maibalik yung nagawa. No? Parabang kapag tayo'y may pakiramdam ng hiya, may mga bagay na alam nating
hindi dapat malaman, hindi dapat mabuksan, hindi dapat mailahad sa lahat. At magandang pagnilayan yung mga pakiramdam natin ganito dahil sa pakikipagtagpo ng ating poong Jesus Nazareno sa babaeng Samaritana, sa balon ni Jacob, ay nakita natin kung paano nagbago yung pakiramdam ng babaeng iyon. Mula sa kanyang kahihiyan, mula sa kanyang pagdadalawang isip, at bakit? No? Ang daming nangyari pala sa kanya na siya ay parabang may dahilan para lumayo kay Jesus, na parabang nakikilala na niyang kakaiba. Una, siya'y babae. Ang babae, walang gaanong halaga sa lipunan ng mga Hudyo. Ikalawa, siya'y Samaritana. No? Ang bayang Israel ay nahati sa dalawa. Ang mga Samaritano, mga galing sa Hilaga, naniniwalang sa bundok ang lugar, dalanginan. Subalit sa mga Hudyo ay sa itinatag na templo sa Jerusalem. No? Yun lang naman yung kanilang pagkakaiba eh. Pero ang bawat isa nakikita sila, no, yung mga Samaritano tungo sa mga Hudyo tungo sa Samaritano, kakaiba. Hindi karapat-dapat sa Diyos. Kaya natatakot, nahihiya siyang mahusgahan. Bukod pa, nakita ng Panginoon ang kanyang mga pagkukulang sa buhay. No? Wala nga siyang asawa, subalit ang kasama niya ay hindi niya asawa. May nauna na siyang lima pang naging asawa. No? Kaya pag sasama-samahin mo yun, marahil may pakiramdam, sino ba ako para tanggapin, para kausapin ang Hudyong ito na tinatawag nilang Mesiyas. Subalit sa kabila po ng lahat ng yun, tinanggap siya ng ating poong Jesus Nazareno. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, sa kabila ng kanyang pagiging iba, pinangaralan siya sa pagkakakilala ng Panginoon, binigyan siya ng posibilidad na makiisa sa Diyos. Inalayan siya ng tubig ng buhay. Na sa ating mga unang pagbasa, no, sa una at ikalawang pagbasa, ay binigyang linaw sa atin. Isang tanda na ang Diyos ay nagbibigay buhay. Ang Diyos ay muling nagbabalik sa atin mula sa isang buhay na puno ng hiya, puno ng pagkukulang, tungo sa pakikipagkaisa sa Kanya sa bagong buhay. Isang bagong buhay na nakamit natin, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil banal tayo, pero dahil minahal tayo ng ating poong Jesus Nazareno hanggang sa kamatayan. Kaya tawag sa atin ngayon, sa kabila ng lahat ng ating mga pagkakamali, pagkukulang, pakiramdam na tayo'y naiiba, nakikita ba natin ng Diyos, nakikita ba natin ang ating mahal na poon na tinatawag at tinatanggap pa rin tayo? Minsan pinagtatakpan pa natin ang mga pinakahihiya nating mga bagay. No? Kung di nahihiya, magagalit. O kaya dadahilanan. Eh kasi ganito na ako. Eh kasi yung mga nakasanayan namin sa bahay, ganito mga ugali. Eh kasi hindi ko naman kayang harapin yung mga pagkakamali kong yan. No? Kung sobra-sobra, ganun na. Pero anong tawag ng ating pong Jesus Nazareno? Isang matapat na pag-amin. Naalisin sana natin
yung pakiramdam na kailangan pa nating itago sa harap ng Diyos dahil alam natin na kapag yan ay nabunyag, may pagtitiwala na tayo'y patatawarin, na tayo'y bibigyan ng bagong pagkakataon. Pero hinihingi rin sa atin yung pagbabago. Na ganun din tayo dapat sa ating kapwa. Na sa pagkakamali ng kapwa, may pag-unawa, pero may hamon para sa kanya na magbago. At ito po ang diwa ng Kwaresma. Na mawala sa atin yung kamalayan na dapat itago pa lahat sa Diyos. Aminin na natin. Tanggapin na natin yung ating pagkukulang. Para maitama, para mabigyan ng bagong pagkakataon, para tumungo sa bagong buhay. At yun po sana ang hingin nating biyaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. Yung kakayahan ng pag-amin, kakayahan ng paghingi ng tawad, kakayahan na tanggapin ang hamon sa pagbabago, kakayahang tanggapin ang tubig ng buhay na walang hanggan na mula sa ating mahal na Poon. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayan ng Diyos na tinatawag niya sa muling pagbabalik loob, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tunay ngang ang ating Panginoon ang ating manunubos. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang tayo'y makasalok sa tubig ng buhay. Siyang papawi sa ating pagkauhaw. Buong pagtitiwala nating idalangin, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahang maging daluyan ng tubig sa kanilang ministeryo at pagdilingkod sa kawang nasa kanilang pangangalaga. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Patirin mo ang pagkauhaw ng kalooban ng aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mahabagin sa kanilang pampubliko at pribadong buhay. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ng bawat pamilya, Ikaw na tubig ng buhay upang bawat magulang, anak, kapatid, at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa ang aming mga minamahal na yumao ng buhay na walang hanggan sa iyong pag-ibig
Ama, kami dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming tubig ng buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin. Ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming tubig ng buhay. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, O Ama, upang kami rin maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Jesucristong aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Babsi po muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging hando, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Tigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa mga kasalanan ko.
Announcement, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ng ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito ay magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula Didi na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na March 14, 2023, Magte sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Earl Allyson Valdez, ang ating pong attached priest. Maraming salamat po.
Mga palaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kasalanan, ang krus mo kinamatayan ay sakit.